Si Ronald Marapon Dela Rosa, o mas kilala bilang Bato Dela Rosa, ay retiradong police officer at ngayon naglilingkod bilang Director General of the Bureau of Corrections mula pa noong April 30, 2018. Nagsilbi bilang PNP Chief mula pa noong July 1, 2016 hanggang April 19, 2018. Nagmula sa mahirap na angkan, isinilang noong January 21, 1962 sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, ng mag-asawang si Teodoro Diamaton de la Rosa Sr. at Anisha Cruz Marapon. Pito silang magkakapatid, namatay sa sakit bunga ng kahirapan ang dalawa niyang kapatid. Isang tricycle driver ang kanyang ama, tendera sa palengke ang ina, ang napakaliit na kita, pilit na pinagkakasya. Baka hapon na ako makabalik, ihatid ko pa yung pasero sa tikus. Marami siyang karga. Oh, sige. Bahala ka muna dyan sa mga bata. Uuwi muna ako pagkagaling ko sa palengke. Tapos, dumiritso ka na. Sayang din yung kikitain mo sa pagpasahero. Yawa na lang doon, kaya wala kita'y kwartaan eh. Ningkamot ta. Bahala ka na. Ha? Ingat. Abibot, anak! Halika muna. Halika. Ikaw muna bahala sa mga kapatid mo, ha? Apa. Ha? Huwag mo silang pabayaan, ha? Kay imong nanay o papa. Sobrang hirap. Yung father ko was only a tricycle driver. Yung mother ko ay nagtitinda lang ng isda sa palengke. We have to make both ends meet para mag-survive. Minsan, hindi regular makakain, ha? Yung normal na 3 times a day na kain. Minsan yung breakfast at saka lunch, pag-isahin na lang. Minsan walang bigas na masaing. So, or at least ang buhay namin sa probinsya ay pagpupunta ka lang sa likod ng bahay mo, may mahanap ka na ng mga root crops, mga saging, pwede ka nang may papantawid. So, mahirap talaga. Tatay! Tutulong! Two of my siblings sumunod sa akin, dalawa puro lalaki, namatay at a very young age dahil sa sakit. Kung may pera lang kami, buhay yun. Yung simple na, walang, simple na sakit na due to poverty, hindi na address, namamatay. Yung isa, in pneumonia, 3 years old. Yung isa naman, around 12 years old, infection, mga ganon. Ganon. Ang simple ang buhay. Hindi ka agad naagapan ng tamang medication. Isa sa mga aktibong estudyante noong elementarya, si Ronald Bato Dela Rosa. Aga? Aray, kuya! Aray! Aray, napako po ako yan. Hindi ka lagi inat eh. Tapos na kami isa. Tag-isa tayo. Ang tawag sa isa? Isa tayo. Ang tawag? Kaysa naman na tayo masuot eh. Chanelas pa. At bilang nagsisilbing panganay sa kanyang maliliit na kapatid, napagsabay nito ang pag-aalaga at pag-aaral. Bukod sa walang pambili ng kanyang Boy Scout uniform, wala rin magamit si Ronald na PE Ronald uniform. Dela Rosa, bakit hindi kayo naka-PE uniform ngayon? Ma'am, wala po kasi kami pambili ng PE uniform. Okay, please. I was one of the active students at medyo malakas ako na bata at masigla. At nakikita nila may potential na bata. But then, pagdating na sa mga jamboree, mga camping sa scout, kailangan ng pera yan, di ba? Bibili ka ng, alam mo yung sa Boy Scout, sa Cub Scout yung scarf, tapos lagyan ng karabaw, di ba? O yun lang, it will cost something na. Eh, hindi kaya bilhin ng parents ko. So, hindi ako makasama sa mga jamboree. Dahil walang pera, walang panggastos. Nagsumikap kami lahat dahil alam mo, at least yung parents namin, alam nila na, sabi nga nila, wala pa kaming maiwan sa inyo na lupa. Wala pa tayong lupa, wala pa kami maiwan sa inyo na
pera, doon kami pera. Ang maiwan lang namin sa inyo, yung tamang edukasyon, kung kakayanin natin. So magsumikap kayo, makatapos kayo sa pag-aaral. Yan, yung one ng parents namin, yung advice sa amin. Nakatapos bilang valedictorian sa Bato Elementary School, ang batang si Ronald sa kabila ng kahirapan na dinanas sa buhay. Nag-aral sa Santa Cruz National High School si Ronald. 8 kilometro ang layo mula sa kanilang lugar. 10 sentimo ang pamasahe, samantalang 25 lamang ang kanyang baon sa araw-araw. Ronald, gawa mo naman ako ng assignment. Galing-galing mo kasi, lagi kang very good. Ako rin, pwede. Eh, kung ililibre niyo ba naman ako ng lunch, bakit naman hindi? Abo yun lang pali. Kilang lunch, pati pang merienda. Ba, ayos ha. Tinga. At dahil sa kapos ang baon, napilitan siyang gawa ng assignment ng ilang kaklase para lang makalibre sa pagkain. Naging aktibo sa sports at iba't ibang school activity program, kaya ang natitirang 10 sentimo sa kanyang baon ay ipinambibili niya ng binignit. Kaya naman, naglalakad na lamang siya pa uwi. Wala lang akong pamasahe. I had to walk. Kinikwento ko na ito noon eh, na pagdaan ko mga around na mga 6 o'clock, madilim-dilim na doon. Pagdaan ko doon sa sementeryo, takot ako doon sa multo eh. Pipikit ko lang yung mata ko, din takbo. Ano to? Ayos ba? Kapo, ang galing mo. Ano mo ba, si Marilla? Paano yung tingin sa'yo? Alam mo, matagal nang may gusto sa akin yan. At diba may shota ka na si Tina? May balita ko, si Christy, pinapormahan mo. Eh, anong magagawa ko? Dikit ng dikit eh. Tangya, chick boy ka talaga. Di lang chick boy. Magaling pang sumayaw. Talaga nga naman kahit butas yung pwetan ng pantalon mo, ang dami pa rin nagkakandraba sa'yo. Maraming girlfriend noon eh. Dahil may girlfriend ako sa second year, sa third year, sa fourth year. Sa multiple girlfriend. Ganun. Dahil parang kahit. Ewan ko ah. Ewan ko bakit na nagustuhan ako despite na mahirap lang ako. Isali yung pantalon ko eh. Yung pagbaba ulit-ulit, yung butas pa yung puwito dahil napupudpud na eh. Minsan, lagyan ko na lang ng cardboard, ano yung papel? Yung papel na, di ba, sa pinakadulo ng writing pad by cardboard. Oh, yung padala ko na si Pril, lagyan ko na lang doon ng karton sa likod para nahiya ako makita yung puwit ko sa klase ko. Si Pril at saka double knit. May double knit kami noon na tela. Nag-aral sa Santa Cruz National High School si Ronald. 8 kilometro ang layo mula sa kanilang lugar. 10 sentimo ang pamasahe, samantalang 25 lamang ang kanyang baon sa araw-araw. At para may pandagdag kita, bumili ng mga biig ang kanyang ina at siya ang nag-alaga sa mga ito. Nahinto ng 1 taon sa pag-aaral si Ronald at nang lumaki na at mabenta ang mga alaga nitong baboy, tsaka siya nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. So, napagod ako noon, nagkasakit ako na 1 year. Huminto ako at nag-concentrate lang ako doon sa pag-alaga ng baboy para maibinta yung mga baboy. Then, the following year, nag-resume ako ulit ng second year. Sa amin, binili ng mother ko yung mga biik, tapos pinapalaki namin. At least, nakabalik rin ako the following year. Instead na 78 ako gagraduate, 79 ako gumraduate ng high school. Kumuha ng scholarship exam sa Mindanao State University si Ronald at kumuha ng kursong engineering. Full scholar kaya libre lahat, may allowance at board and lodging. Sa takot na hindi ma-maintain ang kanyang scholarship, nagpasya siyang mag-shift sa Bachelor of Science in Public Administration upang kahit paano ay kumita. Sumali sa isang cultural dance group, nag-varsity at nag-tutor sa mga anak ng kanyang mga naging guro. Nag-apply pa ako ng student assistant sa bahay ng mga teachers doon. Ang ginagawa ko doon yung mag-tutor sa mga anak nila na mga kindergarten or elementary. Nagtuturo ako sa kanila every afternoon para makalibre ako ng pagkain.
So, yun, makabigay pa ko ng pera sa mother ko. Makatulong sa mga kapatid ko nag-aaral ng high school. Nang mag-third year college at magkaroon ng pagkakataong makakuha ng exam sa PMA, hindi na siya nag-atubili. So, pumasok ko ng PMA, back to zero. First year ulit. Pagdating sa PMA, ang kinatakutan ko talaga is madismiss ako. Dahil nga, ito ang chance ako. This is a chance of my life na gaganda yung buhay ko pag kagraduate ako dito. So, iwas talaga ako sa kwan, sa hazing. Hindi ako nanghihis dahil takot ako madismiss. Oh, wala mo fraternity. Wala fraternity doon sa PMA. Kaya, iniwasan ko talaga ma-involve sa hazing. Genero, balita namin, mag-PMA anak mo. Gusto niya mag-PMA. Wala naman kami pera para panggastos sa kuleyo niya. Dala mo ang telegrama, anak mo. Pawin mo rin, sabihin mo, sumama na lang sa amin. Hindi mo magagawa yun. Alam mo na mangyayari sa'yo at sa pamilya mo. Bok, pinabibigay ni Superior. Telegrama. Salamat. Ang pinakamabigat na challenge nung sa PMA, nung kinumbinsi ng mga NPA, during my second year, kinumbinsi ng mga NPA yung father ko na parisyainin yung kalakasan ng NPA nung sa amin sa Davao Sur. Kinumbinsi yung father ko na parisyainin ako sa PMA para mag-join sa kanila, sa NPA. Sabi ng father ko, huwag kang mag-resign. Padala yung father sa akin ng telegrama. Telegram. Wala pang cellphone noon eh. Oh, telegram. Dear Bibot. Sa Tagalog pa, kung sa Tagalog ka, Tagalog pa. Tinatakot ako dito ng mga NPA. Gusto nila mag-resign ka at mag-join sa kanila. But please, continue ka dyan sa PMA. Tapusin mo yan. Sayang yan. Kami nang bahala dito. Ang kasama mo pinaghahalap ng mga armadong lalaki, mukhang delikado. Ha? May si tatay, baka dumating na yun. Mabuti pa, magtago na kayo. Ako nang bahala. Baka mapano yung tatay mo. Anong gagawin ko kay Chidoro? Ako na po bahala. Uy, mamulag ka dito, saan ka? Uy! Halaka, si Chidoro! Dahil sinuway ang utos ng mga armadong lalaki, nakatakdang likidahin ng mga ito si Teodoro. At para di madamay ang pamilya, nagpasya siyang lisanin ang barangay Bato at magtungo ng Maynila. Kanina pa ako nag-aala, buti nakarating tayo rito. Mabuti na lang hinating kami ni Pablo dito. Sigurado ka bang lalayo tayo dito? Huwag ka lang magtanong. Delikado tayo rito. Saan naman tayo pupunta? Mamamatay tayo. Huwag na tayo mag-asay ng panahon. Sige na. Upang makaiwas sa nagbabantang panganib, agad nagdesisyong bumiyahe patungong Maynila kasama ang buong pamilya. May isang kapatid yung mother ko. Napuntahan nila. Nag-squatter yung parents ko dyan sa buong pamilya ko dyan sa Butukan, Quezon City, sa likod ng... Okay, masaya mo ka! Buhay ka sa sir! Yan yun! Yung police career ko nag-start ng 1992 kasi pag-graduate ko 86. Successful man. Sweetheart, kakarating mo lang. Aalis ka na naman. Saan pa ba ako pupunta kung di sa operation lang? Sa operation? Bakit ganyan ang suot mo? Ito naman, special mission to. Hindi naman laging naka-uniforme kami. Ano po nag-aalala ka? Sa eleksyon si Presidente Duterte, itinalaga siyang hepe ng Philippine National Police. Batid po nating lumalaganap ang batikos tungkol sa inyong ginagawang Auckland Tokhang. Maaari po bang ipaliwanag natin sa sambayanan kung
paano niyo mabusising pinatutupad itong offline talk, ha? Sige. Ang mga barangay ay hinihingan ng station chief, provincial director, at pati na yung chief of police ng listahan ng mga personalities na involved sa droga, yung mga drug pusher, drug carrier, drug user, ay kumbaga sa lahat ho ng involved sa droga. At kapag ho na-validate po namin yung mga pangalan, eh, kasama po ang barangay, pupuntahan po namin sa kanilang mga tahanan at kakausapin. Hindi naman po siguro kami ma-charge ng violation of domicile kasi kami lang na may mga ngatok lang at kakausapin ng maganda. At magmamakaawa pa na tumigil na sila sa mga gawain nila sa droga. Dahil kapag hindi sila tumigil, eh, kami ang magpapatigil. Kaya bago pa ay puntahan namin kayo at pilitin, sana itigil na nila. Yung mga barangay captain, meron sa listahan. Na-require ko sila mag-submit ng list ng drug personality sa kailang barangay. At yung mga chief of police naman, through their mga intelligence operatives, gumawa rin sila ng listahan. At kinumpare namin yung mga listahan na yun. Kasi yung ibang mga barangay captain, hindi mo maiwasan, mamuliti ka yan eh. Ay bibigay lang nilang listahan yung mga pangalan ng mga drug personalities na hindi nakaalyado. Pero mga kapag mga kalaban nila, bibigay nila pangalan. Pero yung iba na kakampi nila, hindi nila binibigay. So naka-countercheck yan doon sa listahan ng police. So doon natin kinukumpare. Naging malaking usapin sa mga netizens ang nasabing operasyon hanggang sa makarating sa Senado. Meron mga pabor at meron ding hindi. Very challenging yung time na yun dahil yun nga talaga yung unang bugso talaga ng administrasyon niya. Ang gusto niyang i-implement, eh, in-implement natin agad. So, ayun, natakot-takot na Senate investigation. At least, it turned out naman talaga na may pagbabago. Eh, every time may lalapit sa akin na kahit sino, tao, father, mother, matanda, bata, yayakapin ka at magpapasalamat sa'yo na, sir, maraming talaga salamat sa ginagawa ninyo. Baligtad na ngayon. Noon kami ang nagtatago. Takot kaming lumabas sa kalsada dahil nagkalat ang adik, nagkalat ang puser. Pero ngayon, baligtad na. Sila nagtatago sa kanilang pamahay, yung mga adik, mga puser. Kami libre-libre na lumabas. So, yung mga ganun ang pampabawi sa frustration mo. 84% o 86% ng Pilipino ay approve sa war on drugs. Naging malaking usapin sa mga netizens ang nasabing operasyon hanggang sa makarating sa Senado. Meron mga pabor at meron ding hindi. Sorry? O bakit ang lalim na naman yung iniisip mo? Alam mo, ang isipin mo na lang kami ng pamilya mo. Andito kami para laging sumuporta sa'yo. Alam mo ba, si Lizelle, malapit na siyang maging nurse. At saka yung bata niyo, napakahilig sa baril. Siyempre, nagmana sa'yo. At saka alam mo, si Maki, magpipiloto daw siya. Napakalakas ng loob. Si Rock naman, papasok daw sa PNPA. Mamanahin pa yata yung ranggo mo. Kaya huwag ka na sanang mag-isip ng kung ano-ano. Nandito lang naman kami. Pasensya na. Kasi... Ano ba yung mga buhay nyo na naantala na dahil sa servisyo ko. Ikaw, yung isang pamang, nasa hukayan na. Yung mga anak natin, natitrete na rin. Alang-alang na sa servisyo ko eh. Alam mo, lahat naman to ay may hangganan. Maraming naniniwala sa'yo. Maging ang presidente natin. Isipin mo na lang, malapit ka na mag-mandatory retirement. Eh di, mas mahaba mo na kaming panahong makakasama ng mga anak mo.
Oh, manunod tayong sine, mamamasan tayo, kakain tayo sa labas. Salamat ha. Sa'yo ako kumukuha ng lakas. Yaman na mahal kita. Maraming salamat. There are times na sabihin mo, this is a thankless job. Damn if you do, damn if you don't. Yun ang buhay ng police. But if you want to serve, if you want to protect the Filipino people, then gawin mo. Sa akin yan, bahala na kung anong sabihin nila kasi nagawa ko yung aking mandato. Mahirap talaga maging police. You cannot satisfy everyone. Hindi yan... Yun pa lang, nasa isang side ka na ng fence, di ba? Yung kabilang fence, yung fence ng mga masasama, galit talaga sa'yo yan. Yung mga criminal, galit talaga sa'yo yan. Ang kakampi mo dyan, yung mga law-abiding, yung matitinong tao. Na nasa kabilang side ng batas, talagang galit sa'yo yan. Nakatakda na sana magretiro bunga ng mandatory retirement at age 56 si General Ronald Bato de la Rosa nitong January 21, 2018, but his term was extended for 3 months until April 21, 2018. Noong April 30, 2018, agad na na-appoint bilang Director General of the Bureau of Corrections si General Ronald Bato de la Rosa. Unang-una, nung pagdating ko dito, in-implement ko yung taps, yung lights off. Kasi, pagdating ko dito, wala silang kung matulog sila, kung kailan lang gusto matulog. Gising sila kung kailan lang gusto magising, gumising. Ang ginawa ko, pag 10 o'clock ng gabi, magsasound na yung taps. Sir. Pagdating ng alas 10, alas 9 ng taps. Yes, sir. Lights up. Yes, sir. Pag last note ng taps, patay ang ilaw, ikot yung mga gwardiya mag-inspeksyon. Dapat tulog na lahat. So in that way, i-discipline ako sila na dapat tulog sila by 10 o'clock at magising sila by 4:30 in the morning at mag-start na sila ng mga calisthenics nila, stretching. Gabi kasi alam natin yung transaction ng drugs ang nangyayari sa gabi. Maraming dapat baguhin dito sa loob. Mga bulok na sistema. Yes, sir. Sir, buo po ang tiwala namin sa inyo, sir. Yung bilihan, salamat. Yung paggamit, karamihan sa gabi nangyayari. At pag umaga, tulog ito mga drug addict. Tulog ito mga kwan. Gabihan sila tumitira. So at least, naiwasan natin yung drug transaction sa gabi at nakakatipid ang gobyerno ng kuryente. Dahil patay lahat ng ilaw. Yung gwardiya natin, stricto talaga na nag-inspeksyon. Ang ginawa ko, yung mga drug offenders sa mga Chinese, mga drug lords, drug traffickers, yung mga chemist na mga shabu laboratory, yung mga drug distributor na malalaki na andito ngayon, kinuha ko sila sa from iba-ibang mga brigada. Kasi noon nakadistribute sila eh. Mga kanya-kanyang building. Ngayon, kinuha ko sila lahat. May isang building dyan, yung building 1. Tinanggalan ko ng mga occupants. Nilagay ko lahat ng Chinese dyan. At in-isolate ko sila. Nilagyan ng barcode na hindi sila makapag-communicate freely with the Filipino drug offenders. Dahil pag nandiyan yung communication nila, nandoon yung drug trading. Iba. Kasi nakikita ko, alam ko, sa PMP, hinahanap mo yung kalaban mo. Dito, sa Bucor, hindi mo nahanapin. Nandiyan na, kilala mo na. Nandiyan, nakakulong na eh. Kilala mo na eh. Pero wala kang magawa. Nandito na sila eh. At sa PMP, kumplito. Kahit gaano kalawak yung problema mo, gaano kabigat ang isyu na inaharap mo, kayang-kaya mong harapin because you have all the logistical needs, you have all the resources to address this issue. Bahagi ng internal cleansing ko dito sa Bucor at para tumaas naman ang mga moral ninyo, ang bawat isa, papalita ko sa inyo na pumayag na ang presidente na itaas ang inyong sahod in the advent of the Bucor Modernization Law na ipapatubad kagad. Meron talaga mga empleyado
na kakutsaba nito mga criminal dito sa loob. Hindi mo maiwasan. Pagtingin mo nga, meron pa nga akong pliyado na babae dito, mga babae na pasok sa sindikato. So, talagang matagal na itong problema dito, hindi na-address. Kaya my hands are full dito sa problema dito sa Bucor. But right now, at least I'm happy to say and to report that yung mga with the advent of the new law, yung RA 10575, yung Bucor Modernization Law, tumaas yung sweldo namin. Oh, kasi sa PNP noon is more than double yung increase namin. Maraming kilalang big-time drug offenders ang nasa loob ng correction. Di rin kaila sa kanya kung gaano kalala ang problema dito. Imagine niyo na lang, kapag nabalitaan ko ay nagnenegosyo pa rin kayo ng droga sa labas, ay imagine niyo na kung anong gagawin ko sa inyo. Hindi kayo ang siga dito. Ako lang ang siga dito. Gagawin niyo ang gusto ko? Yes, sir! At hindi niyo gagawin na ayaw ko? Yes, sir! Basically, ang mandate ng Bucor is safekeeping ng mga convicted criminals. At the same time, rehabilitation nila to prepare themselves to face the challenges once they get out from the prison walls. So, para reintegration nila sa society, para integrate sila, hindi sila feeling isolated. Yun yung dalawang mandato namin dito sa Bucor. But yun yung basic. Pero yung aking pinaka-immediate na mission dito, kaya ako pinadala ni Presidente, is para i-address yung problema sa drugs. Para mahinto yung problema sa drugs dito. Hindi lang yung problema sa using dito sa loob na gumagamit, may nagkakapasok na pakunti-kunting drugs, kundi yung drug trading sa labas na kinokontrol ng mga tao dito sa loob, ng mga convicted drug lords. Yan ang ating pinaka mabigat na mission.